Guys, ano kaya tong scent of the day ko? Tingnan nga natin. Oops. Wow! Fils de Joux by Eta Libre de Orange. So mukha na akong pokpok na lalaki nito. No? De, joke lang. Unwrap muna natin tong Christmas gift na binigay sa akin. T-shirt daw eh. T-shirt nga. Uy! Polo Ralph Lauren Pima Soft Touch. Walang price tag eh. Inalis, syempre, regalo. Anyway, tusuot natin ngayon. Masyado ako nadala makipagkwentuhan at puro mura ang inabot ng Fils de Joux sa akin doon. Naisip kong good vibes lang tayo. Ang pinupunto ko lang doon, gusto ko naman guys na informed tayo. Halimbawa, at Tommy Hilfiger. Nagkaroon ng Tommy Hilfiger ba yun? Oh yes, palagay natin lang no? Palagay natin. Nagkaroon ng kontrobersya ang Tommy Hilfiger. Dahil sinabi halimbawa ni Tommy Hilfiger na, ay, ang mga damit na dinisign ko ay para lang sa mga puti. Tapos eto ikaw, nasa school. Tommy Hilfiger, ang laki-laki. O kaya girl ka, no? Nakalagay, Tommy girl. Akala mo, social-social ka, di ba? Oh, Tommy girl, wow. Sige, ang mahal nga ng damit mo. Pero ano ba sinabi ni Tommy Hilfiger tungkol dyan? Palagay natin! May sinabi siya na sa puti ilang bagay yan. Katawa-tawa ka sa mga mata ng mga gumawa. Ang akin lang, sa lahat ng bagay na gagawin natin, maganda informed tayo. Kahit na sa mga pabango. Ang vetiver ay palaging ginagamit sa perfumery. Ito ay isang parang talahib. No, isipin nyo na lang talahib kasi talagang matataas to. Na yung roots niya, yung ugat niya, umaabot ng hanggang 3 metro. No? Tapos interwoven. Kinukuha nila yung roots, yung ugat, tapos dinadry nila, dinidistill, kinukuha yung oils for perfumery. Bakit importante ang vetiver? Kasi fixative to, guys. It bonds, it holds together notes. Gusto mong gumawa ng mango flavor, orange flavor, pero hindi mapagsama-sama kasi lumilipad, nawawala na yung amoy ng orange, nawawala yung amoy ng mango. Lalagyan mo ng konting vetiver yan para mag-bond, hindi mag-fly away. In short, it anchors the ingredients, no? It holds the ingredients down para hindi mag-fly-fly. So, halos lahat ng pabango, may vetiver yan para hindi mag-evaporate kaagad. May tatlong klaseng vetiver. Itong bourbon, Haitian from Haiti, of course, no? Tapos may Java. Java from Indonesia. Indonesia Java. No, so, ito yung characteristics niya. Ang matamis, yan, no, nutty. Actually, hazelnut yan eh. Hazelnut smell, no? Ang bourbon, may nutty smell, may pagka-rosy, tapos leathery. Ang Haitian, ito yung halos gamit ng lahat. Very green, very grassy, very woody. Haitian from Haiti. Ang Java, ito yung medyo smoky. Sinulat ko, mapait. Pero lahat ito galing sa India. Okay? Yan ang vetiver. Ano ang pinakagamit? Ito. Pinakagamit ito, guys. Ang pinakasosyal na vetiver, ito. Noong 2004, noong nagko-collect pa ako, pag gusto ko ng vetiver forward fragrance, no, tinatanong lagi, lalo na pag nasa forums kayo at that time, tinatanong, o kaya nakikipag-trade kayo, no, bourbon ba yan? No, anong klaseng vetiver yan? No, pag sinabing, uy, bourbon yan, nako, ang mahal yan. So, anong mahihinuha ninyo sa vetiver? Amoy lupa, kasi ugat siya, earthy siya. No, pero sa mga umaamoy, polarizing ang vetiver. No? Either you like it or you don't like it. Itong Guerlain, guys, ang history nito, high society lang ang gumagamit nito, guys. Ang pinagkakateran nito dati ay mga hari, mga reyna, mga dugong bughaw. Kaya pag naka-Guerlain kayo, guys, social yan. Before! Well, until to this day naman. May pedigree ang Guerlain. Ang Guerlain, nung panahon pa ni Jose Rizal, meron na. Sinulat ko na, ang Guerlain, may apat lang naman na Guerlain eh. Apat na generation ng Guerlain. 1828 si Pierre Guerlain. Ito yung sinabi ko sa inyong kinomisyon siya na gumawa ng pabango para sa mga reyna. So ang mga nagsusuot ng Guerlain doon ay talagang mga dugong bughaw lang. Ganon kataas ang Guerlain. No, 1828. May anak siya si Aime, 1864. French company to, guys, ha? Nung panahon kasi na yun, ang perfume, puro naturals. Ang bibilis mawala. Wala na, evaporate na kagad. Pinaghalo niya yung natural tsaka synthetic. Lumabas ang Jiki. Hindi cologne ang tawag nun. Yun ang tinatawag nila the first perfume. So ang concentration nun, tinatawag nila parang eau de parfum na. Pangalawang Guerlain yan, si Aime, di ba? Eto na yung pangatlo, ang pinaka-actually prolific. Ibig sabihin ng prolific, maraming ginawa. More than 400 daw, di umano ang ginawa ni Jack Guerlain. Pag sinabing Guerlain, ang pinakakilala, di ba, Shalimar?
at least 1900s hanggang ngayon, ang pinaka talaga kilala ng Guerlain, no? Shalimar, no? Mitsuko and Shalimar, pero mas Shalimar. Hanggang ngayon, may Shalimar pa, no? Kung gusto nyo umamoy ng Shalimar, pumunta kayo sa Virus Dance, may Shalimar sila. Kung ang Chanel, may Chanel number 5, ang Guerlain na Shalimar. Itong pinakamadaming ginawa na nakilala sa Guerlain. Guys, ayan, mag-move on na tayo para mabilis, ha? Ito si Jack Guerlain, may apo yan. Ito si John Paul Guerlain, no? Ito ang gumawa ng vetiver. 1959. Apo nito. Buhay pa ito si John Paul Guerlain, no? So, anong sinasabi ko? Ano ang importansya nito? Si John Paul Guerlain, nakasama niya yung lolo niyang gumagawa. Isipin nyo guys, ha? Itong lolo ni John Paul Guerlain, posibleng naabutan sila Jose Rizal. Lolo nito. Buhay pa to ngayon, ha? 80 plus years old. Lolo niya to si Jack Guerlain. Marami tong ginawa to si John Paul Guerlain. Siya yung gumawa ng vetiver, Hobby Rouge, Heritage. I-review ko yan. The classics. Ginawa rin niya. Sadly, wala na ngayon si John Paul Guerlain. Buhay pa siya, pero tinanggal na siya ng Guerlain. Binenta nila yung Guerlain, eh. Iba na ang humahawak ng Guerlain. Yan ang bad trip. So ngayon, ang perfumer ng Guerlain is Thierry Vasseur. Since 2008 hanggang ngayon, si Thierry Vasseur. Yun ang medyo sad na story ng Guerlain. Tinanggal mismo. Eto ha, yung apo. John Paul Guerlain, apo. Na tinuruan mismo ng pinakamagaling na Guerlain. Eto yung pinaka-prolific eh. Gumawa ng Shalimar si Jack Guerlain. Shalimar tsaka Mitsuko. Ama niya, lolo niya mismo. Trinayin siya, no? 18 years old siya. No? Nagawa niya to 1959. No? Tinanggal. No? So ang pinalit, first time, wala ng Guerlain. So yung ideal man, di ba, Lom Ideal, di ba? Ideal man yung line na yan, yung Lom Ideal na yan, puro Thierry Vasseur na yan. Mag-spray ako ngayon at magkukwentuhan tayo. Ah, bango. Okay, to from the opening, ang fresh. Ang fresh. Sobrang fresh. Natatandaan nyo yung review ko dun sa Radyo Dove. Sinabi kong Jagalev, no? Jagalev, no? Sergi Jagalev, tinataguri ang father of contemporary ballet. Ballet, dance, dance, no? Barkada ni Jack Guerlain. Sergi Jagalev. Oh, si Radyo Dove, may ginawa na pabango, ah. Jagalev yung pangalan. Ganon ka-prestigyoso ang House of Guerlain, no? Pati si Radyo Dove, nagtrabaho dito for around 20 years, no? Dalawang dekada siya. Naging apprentice sa House of Guerlain. Gustong-gusto niya kasi maging first perfumer son of Guerlain na hindi Guerlain ang pangalan. Eh at that time, syempre, Guerlain pa may-ari. Hindi pwede, puro Guerlain lang. Hindi siya naging perfumer doon, no? Sa marketing side siya. So natutunan niya yung ins and outs of perfumery. Nung hindi siya pwede maging perfumer doon, anong ginawa niya? Umalis siya, nagsarili. Eventually, itinayo niya yung Radyo Dove, di ba? So ano, very successful. Kita nyo kung gaano ka-idol ni Radyo Dove ang House of Guerlain. Jagalev, barkada ni Jack Guerlain. Isa pa, kung naamoy ninyo yung danger, pabango ni Radyo Dove. Ang bango nun guys, ang bango nun. Sa mga nagpapabango, alam nyo na heritage nyon, no? Heritage, Guerlain. Meron ako dun. Diba, pinakita ko sa inyo pero hindi ko pa na-unbox kasi meron pa ako. So pag maamoy ninyo yung danger ni Radyo Dove, obvious na, inspired by Heritage by Guerlain. Ganon kalakas ang influence ng Guerlain kay Radyo Dove. Nag-spray na ako dito kanina, mag-spray tayo dito ngayon. No? Para may dry down tayo. Okay? At opening. Okay. Ano masasabi ko dito? Minty. Malamig. Kaya lang, may old school vibe. Bakit? May carnation. No? May carnation siya. Kung mapansin ninyo, lahat ng pabango na may carnation, old school ang vibe niyan. Pero alam niyo kung ano yung talagang naisip ko, guys, pag naamoy ko to. Dentista. Meron something sa clinic ng dentist na ganito yung amoy. Hindi ko alam kung ano eh. Nilalagay nila pag nag-oral prophylaxis. Hindi ako sure kung ano, guys, ha. Pero yun lang ang talagang inisip ko na anong amoy nito. Bakit ginawa ito ni John Paul Guerlain noong 1959, yung hardinero niya? Sabi nila, gumawa ka para sa mga taga-Mexico, no? Mga Meksikano. Nahihilig magtobako ng mga yun, di ba?
Eh, yung hardinero daw niya, nagtotobako. So, nakipagkwentuhan daw siya. Naamoy niya yung tobako. Naamoy niya yung lupa. Yun ang inspiration niya. Kaya niya na-create itong vetiver, no? So, guys, kung ang Christian Dior merong eau sauvage that is targeted for the masculine, ito, para sa mga macho, ito ang nilabas ng Guerlain. Ito yung naging gold standard pagdating sa vetiver. Pero syempre sa ngayon, ang dami na naglabasan na ibang vetiver. Yung eau sauvage, original. Vetiver forward yun. Sana inspire yun. Hmm. Yung vetiver ni Roger Dove, no? Yan, kaya lang masyado malinis for me yun eh. Yung Creed, no? Original vetiver, no? Malamya yun para sa akin. Neto lang, some years ago, di ba? Sa Fragcom, nagkakanda o gaga sila dun sa ano yun? Ani Shani, Sultan Vetiver. Ang Sultan Vetiver, ang concept niyan, lahat ng vetiver, kukunin ko, tapos ilalagay ko sa isang pabango. May mga may gusto yan, kita nyo naman, ako hindi. Kaya iba-iba nga, iba-iba. Pero before yung Sultan Vetiver, yung Frederick Mal, meron actually niyan. Yung Vetiver Extraordinaire, actually, kay Dominic Ropion. Dominic Ropion yun. Ang concept na gusto rin nila ipalabasan na nun, only the purest of vetivers. Napakamahal, pero ano yung kinalabasan? Hindi din ganun kaganda. Ano pa? O yung paborito ninyong laboratorio, no? Ang laboratorio, no? Lelabo, no? Lelabo for 45 yata, no? Ano yan? Vetiver yan. Isa sa mga una nilang mga pabango is vetiver. Kasi hindi pwedeng mawala yan. Kahit yung molecule, no? Eccentric molecule. O2, O3 yata. Molecule O3, eccentric molecules. Vetiver yan. Vetiver forward. Kailangan, kasi in-explain ko kanina, kung magpapabango ka, malamang sa malamang meron kang ihalong vetiver. Kaya lang amoy nun nito. Okay, punta na tayo dito. Bakit ko dinisplay itong tatlo? Dinisplay ko itong tatlo. No, eccentric molecules. Amoy lalik, Encre Noire. Amoy nun nito. Ito kasi ang masasabi natin, in my opinion, na the trifecta. The trifecta of vetiver na kilala na affordable. Ito, tatlo. Pwede kayo mag-spray na iba-iba. Ito, madalang ko na lang na ginagamit kasi meron akong sycamore, no? Sa less exclusives naman ng channel yon. Sige, sycamore ako na sycamore. Mag-unbox ako, guys. I promise you. Mag-unbox ako ng less exclusives dyan kahit hindi na babagay sa channel. Sige, sycamore. Tsaka baka Bel Respiro. Sasama ko yan. Mga greens, gusto ko dyan eh. Ang Guerlain naglabas ng intense vetiver. Ang intense vetiver, ang dating ang vibe sa akin, medyo churchy, no? Churchy, ma-insenso. Ba't ka pa kukuha nun kung pwede ako kumuha na mas mura, no? Ito. And mas gusto ko to, no? Natalie Lorson. Kaya idol na idol ko si Natalie Lorson. Ito ang Encre Noire, mag-spray tayo, no? No? Gustong gusto ko to. Ang bilis ko mag-ubos ang Encre Noire. Pag wala akong sycamore, ito, no? Para napansin ko yung Encre Noire na to. Uy, ang ganda. Hindi tumatagal ng kasing dati na Encre Noire. Ewan ko kung bakit. Siguro, possible, nag-reformulate. Sabi ni Natalie Lorson dito, this is Haitian and Bourbon, no? So, social ang gamit nila dito, no? Ang bango. Amoy inaagnas na. Amoy vampira. Ito na yan. Ah, ito gustong gusto ko. Ito talaga, in love ako dito. Ito naman, Terre d'Hermes. Ito naman, dry ang vetiver nito. No? Peppery. Di ba sabi ko, ito yung, di ko matutulog na ito yung gamit. Kasi, ano tawag doon? Ah, parang prickly siya eh. Woo! Yan na. Pero pag mag-dry down to, talagang dry na vetiver. Prickly. Peppery and dry. No? Ito na yung bitter orange, yung balat na orange na vetiver. Etong masasabi ko, no, na trifecta ng vetiver. Kung vetiver lovers kayo, tapos gusto niyo na medyo mura, ito. Pero kung ako, ang pinaka naamoy ko na okay is from sa ate ko, no? Zenia, no? Hermenegildo Zenia, no, ang vetiver nila. Grabe 'yon, iba ang vetiver nun, as in. Pero ang ginagamit ko palagi pag vetiver, sycamore. Ito hindi na to. Sycamore ng Chanel. Ito tobacco and vetiver. Etong Terre d'Hermes, hindi ko na kailangan i-explain. Lahat kayo naman siguro nanonood dito, meron na nito. Pero kung gusto niyo ang usapang tobacco, ngayon ang gusto ko, Naxos. Compare natin itong tatlong trifecta for me. Okay. Nasa gitna ito ng dalawang to. Na, kasi yung pagka-mint nito,
nawala naman yung pagka-orange, orange sweet. Kasi hindi naman ito ganun ka-sweet eh. Ito may sweetness. No? Ito wala talagang sweetness. Ito walang smokiness. Ito may konting smokiness. Ito very smoky. Kaya kung ito tinatawag na trifecta for me, hindi siya neither here nor there. Gaya halimbawa ng, yan, puro kayo Tom Ford, no? Grey Vetiver, no? Very apt ang name, no? Kaya nga gray eh, no? Kulay gray, ano ba siya? Black o white? Gray, no? Neither here nor there, no? Malabo, malamya for me yan. Hindi ako masyado naging fan ng Grey Vetiver. Di mo kasi alam kung saan lumulugar. Ito, alam natin, no? And it's paired, no? Ito maganda, no? Orange, tapos vetiver. Ito vetiver tsaka tobacco. Ito vetiver tsaka insenso. Sycamore na ako, no? Pagdating sa tobacco. Ang tobacco kasi pinipair naman yan kasi may mga iba ayaw talaga yung tobacco. Pero pag-usapang tobacco na medyo popular, well, sycamore, medyo mahal, no? Madami dyan, no? Naxos. Meron ako dyan. Gusto nyo makita? Ha? Tobacco yun tsaka honey. Unbox natin minsan yun. Hold on. Art of scent pala. No? Ito, okay ito, guys. Buksan natin. Nakita ko. Ito ang tawag doon, gift pa sila sa akin eh. Unbox natin to, guys, ah. Reviewin natin to, pero siguro after this month, pero after Valentine's na, no? Naxos by Zerjoff, no? Ang pabango na to is tobacco and honey, no? Ito ang gusto ko na pag gourmand na tobacco. Lagi naman by pairs, lalo na pag tobacco. Ito, tobacco, honey, tsaka yung gustong-gusto nating ano, jasmine sambac. Hindi basta-basta kung anong jasmine, no? Jasmine sambac. Anong jasmine sambac, guys? Sampaguita. Sampaguita ng Pilipinas. No? So, ganyan lang to. No? Sana nakikita ninyo. Ayan. Ayan. No? Ganyan. Tapos. Unbox ko na lang, guys, pag ano, ha? Zerjoff. Kaya lang, mag-iipunan na alikabok to. Unbox natin, siguro, and ang ano, just to show you, tobacco. No? So, sa mga mahilig na nagtotobacco dyan. So, balik tayo. Ang pinakagamit ko lagi sa tatlo, ito. Encre Noire. No? Encre Noire talaga. Love na love ko to eh. Encre Noire. Tapos, siguro Terre d'Hermes itong second. Tapos, ito ng third. No? Itong third ko. No? Ang Guerlain, wala eh. Will I recommend it? Hindi ko i-recommend sa mga hindi collector. Baka hindi nyo magustuhan. Ngayon pa lang sasabihin ko. Because of the what? The carnation. Guys, ulitin ko, pag may carnation, yan ang tinatawag na old man vibe, no? Yung amoy lolo. Ang wearable sa kanilang tatlo, ito malapit na maging dated for me eh. Pero, classic pa din. Classic in a way, pero ito yung medyo, ay, Terre d'Hermes, yan yung pabango dati, no? Ay, yan yung pabango ko dati. Medyo ganyan yan. 8.5, 9, 10. Yan. No? Yan talaga. So, ang ranking kong yan sa ngayon, di ba? Pero minsan, meron akong mood na mas gusto ko to, na gustong-gusto ko yung orange. Minsan, may mood naman ako na gusto ko isuot ito, no? And minsan, may mood naman ako na gusto ko isuot ito. No? Tagal na natin nag-uusap, no? O paano? Guerlain Vetiver. Approved kay Kuya Ditto. Eto si Kuya Ditto nagsasabing basta na sa budget. Let's review it. Love me. Hate me, but never forget me. Subscribe. So ito Tito, ito Lolo, ito, inaagnas na. Pero dahil sa sobrang inaagnas na, nagiging cool. Ganun na nangyayari dito. No? Iba talaga ang Encre Noire. Bagay na bagay at palagi ko sinusot hanggang sa ngayon. Ang Encre Noire.